Pasinayaan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ang ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama. Nagkatawang tao, nagpakasakit, namatay at muling nabuhay. Ang kanyang biyaya, kapayapaan at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga po, Padre. Ipagdiwang natin ang 6 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Ang ating pong secular world ay may pagdiriwang din ng Mother's Day. Hindi ko malimutan si Anna Harvest na nagpauna ng pagdiriwang na ito noong 1907. At noong pong si President Woodrow Wilson ng Amerika ay ginawa niya itong pampublikong pagkilala sa lahat ng mga nanay. Noong pong May 9, 1914. Kaya ito pong pagdiriwang natin ito ay secular celebration. Pero ang pagkaina ay ipinagdiwang natin kaisa ni Maria noong pong unang araw ng Enero. And much more during our celebration of Christmas, na kung saan ay ibinigay sa atin ang ehemplo ng pagiging mapanag-utang pagkamagulaw at ang ina bilang ilaw ng tahanan. Kaya ipagdasal po natin ang ating mga nanay na kagawian na natin siyang tawaging ina. Doon po sa aming probinsya ay gayon ang tawag, ina. Kaya tumatanaw tayo ng mapitagan sa kanilang puri at dangal bilang nanay. At mayroon din po kitang concern, our common nanay, our Mother Earth. Mahal ba natin ang ating sangdaigdigan o ito ay ating nadudusta at nawawalan kita ng pitagan? Kaya mga kapatid, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, siyasatin natin, kilanlin natin ang ating mga kasalanan, lalo na ang ating kapagkawalang galang at kawalan ng pitagan. At humingi kita sa Diyos ng grasya ng kapatawaran, higit na katapatan at kalinisan ng kalooban. May kababaang loob ating sambitin, inaaming ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaawaan mo kami, Panginoon.
Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, kapayapaan sa mga taong kinamitan niya. Ang kita purihan, Panginoon Diyos, Hari ng Dami, Diyos Amang makapangyarihan sa Panginoon Heso Kristo tong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na sa kanan ng Ama, maawa ka sa pagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan kasama ng Espiritu sa Santo, sa katagaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin
tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong sa masasayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, kami makaganap ng pagdiriwang na wagas upang ang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa sa magitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Sinalubong ni Cornelio si Pedro at nagpatira pa sa harapan nito at sumamba. Ngunit sinabi ni Pedro, "Tumindig kayo, ako'y tao ring tulad ninyo. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid kahit sa ang bansa." Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro, sapagkat ang mga ito ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga hintil na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, "Tulad natin sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino pa ang makahahadlang na binyagan sila sa tubig?" At iniutos niyang binyagan sila sa pangalan ni Hesu Kristo. Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili roon ng ilang araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay, sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hagad na tagumpay. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansa'y nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos
sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Inyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Ako'y sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparinin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y suma sa inyo at nananahan sa inyo. Hindi ko kayo iiwang nangungulila. Babalik ako sa inyo, kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Malalaman ninyo sa araw na iyon na ako'y suma sa Ama, kayo'y suma sa akin, at ako'y suma sa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli, isa pong magandang umaga sa inyong lahat. Ipinagdiriwang natin ang ika-anim na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. At ito po'y nagsisilbing vesperas ng ipagdiriwang natin sa darating na linggo, Solemnity
of our Lord's Ascension. Kaya po ang ating mga pagbasa ay hitik sa pagtatagubilin. Actually, ito'y tinatawag nating bahagi ng farewell discourse ng ating Panginoong Hesukristo. Mula chapter 14 of the Gospel according to St. John hanggang sa chapter 17. Ito po ay sa konteksto ng bago siya magpakasakit, namatay at muling nabuhay. Kaya ating pong nire-review, binabanghay kumbaga, kung ang implication nito ay napapangyari natin sa ating buhay. At ngayong kita ay nasa panahon ng muling pagkabuhay, magandang itanong sa atin, how true and genuine is your love? How deep is your love? Sabi ng mga Bee Gees. At sasabihin nating ako po ay naibig. Tingnan mo nga yung katabi mo kung yan ay kaibig-ibig. Kasi dapat ikay lover and at the same time, lovable. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Kaya sino ba sa atin ang talagang tunay na umiibig, mangingibig? Ay sasabihin niyong ako po ay na-inlove na. Eh ang tanong, lasting and forever ba yung pagka-inlove mo? Baka sa ikaw ay lover boy laang. Makamaraming tsowa, maraming syoto at syota. Ayun naman palang pag-ibig mo ay hindi garantisado. Fake pa. Epal lamang. Kaya sino sa atin ang veterano sa pag-ibig? Pakitaas nga ang kamay. Eh sino rito ang eksperto sa pag-ibig? Walang nataas ang kamay. Sasabihin mo bang lovingly yours? Do you remain in love that is lasting? Naalala ko yung iba ay pagka cellphone ang pinag-uusapan, parang gayon. Kasi pagka hindi na gusto, i-delete. Papalitan ang SIM card. Pati yung kanilang accounts ay wala rin. Hindi rin magpakailan, hindi mo mahagilap. Pero ang ating nanay, our mother is supposedly always there. Mula nung ika'y isilang o maging nung ipinaglipa, hanggang ikaw ay nakakaramdam ng mga kirot at dagok sa buhay, ang malimit mong banggitin ay yung pangalan o ng iyong ina. Palakpakan natin ang ating mga ina. Sapagkat ang ating ina, kahimat tayo ay nagwawalang pitagan o walang galang, she is always there, mataimtim. Lalo na ang mahal na Birhen Maria na ipinagdiwang natin ang kapistahang kahapon. Our Lady of Fatima, ika-isang 106 na taong anibersaryo ng Our Lady of Fatima. At ngayon po, ika-apat na araw ng pagnonobena natin sa mahal na Birhen sa kanyang adjective, Mother of Grace. Nariyan po sa taluktok ng ating main church at meron ding replika doon sa kwadro sa may sanctuary at maging doon sa may fountain naroon yung Mother of Grace. Na ipagpipiesta natin. Ano po? Pagkat ito'y pagdiriwang hindi lamang ni Maria, kundi pagdiriwang ng ating mga ina.
Kaya mapitagan dapat tayo, hindi dapat tayo walang galang at samlang sa ating pakikitungo sa ating ina. Iisa lamang ang ating ina ang hindi marunong lumingon sa inyong pinanggalingan. Ewan ko kung kayo mapapapunta sa inyong naispuntahan. Marahil kandahirap kayo. So we need the light. Kailangan natin ang liwanag ng tahanan para maliwanag ang inyong isip, puso at bait. Sapagkat ang tunay na namamahal ay pamumuhay sa katotohanan, hindi nagtatago. Sino ba sa atin ang mga nagtatago? Yung iba sa atin ay kahit cellphone ay itinatago. Pa-holding-holding hands sa unang taon o unang yugto. Pero pagka medyo inaalibadbara na at nananabang na, kanya-kanya ng pagtatago. Kaya ang tunay na nagmamahal ay pamumuhay sa katotohanan. Hindi nagtatago. Hindi nagpapalit ng accounts. Hindi nagpapalit ng password. Dapat open. Kahalubilo mo. Living presence. Pakibigkas natin muli. Living presence. You are always there. Reliable. Talagang garantisado. Walang pagmamaliw. Walang pagsasawa. Pagkat the lesson of close open which we learn from our mother, the first lesson that we learn is openness. Binuksan ng Diyos ang kanyang ang kalangitan. Ay ngayon na may ang tanong, bukas ba yung puso mo? Bukas ba yung isip mo? Bukas ba yung iyong pagkatao? To keep on the flow of the communication in truth and spirit. Kaya sabi ng ating Panginoon, lilisan ako, pero ako'y mananatili sa piling ninyo. Kaya naroon po yung tinatawag nating paraklitus or espirito, banal, na dapat ay siyang sumusubaybay at umuudyok sa atin upang tahakin ang tamang landasin ng buhay. Our ways of thinking and our ways of doing must be in accord with the Spirit of the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya mahalaga sa atin ang communication of love. Pakibigkas natin muli, mahalaga sa akin ang communication of love. Kaya love is reciprocal, hindi selfish, reciprocal. May pagbibigay at mayroong pagtanggap. At yung iyong ibinibigay, nakakabuti. At nakapagtuturo ding na gumawa ng mabuti. Pag po yung ibinigay mo, hindi siya naging mabuting tao, ay marahil hindi yun wasto yung iyong ibinigay. Cause, kaya naman, we need to brighten our mind. Maliwanag ang isip, puso at bait para hindi kita sawad-sawad o tinatawag nating maligalig at magulo ang ating kalooban. Sa darating pong Biyernes, magnonobena tayo sa karangalan ng Holy Spirit. Gampanan po natin yon so that we could brighten and to put our mind in hearts and our totality of existence in the perspective of the divine. Kaya po yung Diyos ay nagkatawang tao sa buhay natin bilang binyagan. Pumapasok tayo sa buhay ng Diyos.
We are entering the life and holiness of God in our baptism. And being true to our baptismal integrity and vocation, nananatili tayo sa pag-ibig. Hindi sa kaplastikan. Hindi sa pagpapanggap. Hindi sa pagbabalat kayo o pretensions. Dapat kita ay nakabulagat sa katotohanan at natutunghayan, nalalanghap ang halimuyak ng kabutihan na siyang bunga ng pamumuhay sa katotohanan. Kaya katulad ng ating pag-aalay ng mga bulaklak na yung tangkay ay sagisag ng pananampalataya, ang mga talulot at dahon sagisag ng mabubuting gawa, at yung halimuya, amoy ng bulaklak, sagisag ng ating kadalisayan, ang halimuyak ng kabutihan at kabanalay na nalalanghap ng, sa ating pakikitungo sa isa't isa. Palakpakan natin ang Panginoon. We promise to pray. Kung yung ating Panginoon ay may promise, eh, dapat ikaw rin ay merong disposition na talagang handang tanggapin yung biyaya at pagbabiyaya ng Diyos. Sapagkat we need to nourish ourselves sa ating ugnayan sa Diyos, sa ating ugnayan sa isa't isa, para sa totoong maging kahali-halina at kaaya-aya ang ating buhay. The birth of God in human being, the divine that unifies us with God and with ourselves, because God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Kung nasasaan ang pag-ibig at kagandahang loob, naroroon ang Diyos. Kaya ipagdasal natin ang pagpapasa Diyos ng buo nating buhay. E deeper catechesis, hamon sa ating mga magulang, ninong at ninang, ituturo sa ating anak at mga inaanak. Gamitin man lamang ninyo ang inyong terrace, balkonahe, maging ang garahe sa pagkakatechesis ng younger generation. And even our fellow elders, keep on learning. Pagkat sabi natin, disipulo ako ni Kristo, we have to keep on our being disciples or pupils or literally learners, learning the ways of the Lord. Kaya hamon sa atin ang loving obedience, prompted by the Holy Spirit, Ecclesia Beatorum, our sign of spiritual maturing that will enhance in us fruitfulness of our mode of living. Magbubunga ng kabanalan, bunga ng espiritong banal na kung saan gentleness, reverence, bodily integrity ang siyang itinatampok sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay namang muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukong sa nangabubuhay at ang matay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mga muli na ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang ipinangakong banal na Espiritu at kanyang pagtitiyak na hindi niya tayo uulilahin. Taglay ang matibay na pananalig sa kanya, Diyos sa atin at suma sa atin. God is with us and God is for us. Idulog natin sa kanya ang ating mga samot kahilingan. Ang ating itutugon, Panginoon, ikaw ang aming pag-asa at lakas. Panginoon, ikaw ang aming pag-asa at lakas. Na ang buong simbahang Katolika, ang mag-anak ng Diyos sa lupa, ay manatiling kasama ni Jesus sa pakikipagkaisa sa Ama at pamamatnubay ng Espiritu, manalangin tayo. Panginoon, ikaw ang aming pag-asa at lakas. Napatuloy tayong pukawin ni Santo Papa Francisco at lahat ng ating mga pinunong espiritual sa kanilang mabuting halimbawa. Palakasin tayo ng kanilang pagdarasal at patnubayan tayo sa kapangyarihan ng Espiritu. Manalangin tayo. Panginoon, ikaw ang aming pag-asa at lakas. Napanaigin ng mga pinunong pambayan ang batas at ang kapakanan ng mga hamak na tao tulad ng mga walang lupa, walang tirahan o walang hanap buhay. Manalangin tayo. Panginoon, ikaw ang aming pag-asa at lakas. Na ang mga taga-Israel at Palestina ay matutong mamuhay sa maayos na pakikipagtulungan sa lupang dumanas na ng labis na patayan at pagkamuhi. Manalangin tayo. Panginoon, ikaw ang aming pag-asa at lakas. Nadinggin nating lahat at sundin ang mga utos ng Diyos sa udyok ng pag-ibig sa Kanya at paghahangad na maging kalugod-lugod sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoon, ikaw ang pag-asa at lakas. Na ang mga ina naway maging mapag-aruga, mahinahon, at mapagpasensya sa kanilang mga anak tulad ni Maria kay Jesus, at nawa sila'y pagpalaing lubos sa pag-ibig na kanilang ipinakita. Manalangin tayo. Panginoon, ikaw ang aming pag-asa at lakas. Atin din pong isama sa mga panalangin ang mga nagadiwang ng piyesta. Ngayon po ay piyesta ni San Matias, yung pumalit kay Judas, para yung 12 apostoles ay mapanatili ang bilang. At ngayon din po ay 9 na araw ng pagnonobena sa karangalan ni San Isidro, Santo Patron ng mga magsasaka. Manalangin tayo sa Panginoon. At yung po mga birthday celebrators sa buwang ito ng Mayo, maging mga anniversaries at iba't iba pang mga paggunita o pagdiriwang kaugnay ng ating buhay bilang pamilya, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ikaw ang aming pag-asa at lakas. At yung pong idinudulog nating samot panalangin kay Santo Padre Pio. Panginoong Yesus, ikaw ang bukal ng aming pag-asa at kaligtasan. Patuloy mong ihanda ang aming mga puso para sa pagtanggap ng iyong Espiritu ng kabanalan, habang pinagsisikapan naming patunayan na ang aming pag-ibig sa iyo ay dalisay sa pagtupad namin ng aming pang-araw-araw na gampaning gawain tungkulin. Ikaw na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Ang hapag ng Panginoon ay nakahanda na. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapanabunan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kanino ninyo itinaas ang inyong puso at diwa? Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. At siya ang dambanang at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Nang kalapitan mo, o sanat sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sanat sa kaitaasan, o sanat sa kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis, nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian maging ang mga nasa paglingkod sa ebanghelisasyon, ang mga misyonero, mga katikista, mga bata, mga kabataan, mga pamilya, at gayon din po ang mga nasa iba't ibang ministries, advocacies for social justice and peace, family and life, at gayon din po ang non-violence communication, at yung pong mga nasa iba't ibang propesyon, maging yung pong mga nasa sektor ng pagsasaka, mga mangingisda, mga naghahanap buhay sa karagatan, sa iba't ibang panig ng mundo, mga manggagawa, at maging yung pong mga nasa akadem, lalo na itong mga nag-a-accomplish ng academic requirements as the semester is about to end. Yung iba po ay merong academic examinations at yung iba naman ay nag-prepare, nagre-review for board exams pertinent to the professions they wish to be. Maging yung pong mga nasa bilangguan, mga volunteers in prison service at yung pong men and women in uniform, mga naglilingkod sa mga hospitals, clinics at maging yung nag-aasikaso ng ating mga elderly at mga may karamdaman sa maralita nating tahanan. Maging yung pong urban and rural poor, yung mga naaapektuhan ng digmaan, ng pagbaha, ng mga pandemya, at yung pong mga nasa nagsasagawa ng rescue, relief and rehabilitation sa ngalan ng gawaing pag-aalay kapwa at pagkakawang gawang pangkatauan, kawang gawang pangkaluluwa. At gayon din po,
yung samot dalangin natin kay Santo Padre Pio, mga birthday celebrators, anniversary celebrators, ang bisikwestra construction, maging yung po mga concern sa oral health, mga dentista na katatapos lamang ang kanilang taunang pagtitipon na galing sa iba't ibang probinsya na isinagawa sa Mall of Asia ang ating mga dentista. At gayon din po ang mga humihingi sa atin ng panalangin. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ang mga kaluluwa sa purgatorio, at gayon din ang lahat ng mga pumanaw nating mga kamag-anak, magulang, kapatid, lalo na ang sumakbilang buhay nating nanay, ang aking ina na si Felicidad. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaisa ng mga apostol, San Pedro, San Pablo, Santo Tomas, San Matias na ipinagpipiyesta ngayon, San Isidro Magsasaka, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Kalungsod, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos, turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang panalangin ng pamilya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipain tulad sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyaw sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Radio Maria.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami, mabibigat at paulit-ulit na pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumain niyo rin. May pagmamahal, kagalakan, kapatawaranan, magbinigayang kayo ng kapayapaan at Easter, sixth Sunday of Easter blessings sa isa't isa. Peace be with you. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Kung ako ay mamahalin, mga utos ko'y tutok din sa inyo'y susuguin. Patnubay sa inyong piling, Alleluia ay aawit. Ito ang kordero ng Diyos, tunagalis na mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pangbansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas sa magitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Dasalin po natin ang Regina Celi. Regina Celeletare, Alleluia. Quia quem meruiste portare, Alleluia. Resurrexit sicut dixit, Alleluia.
ora pro nobis Deum. Alleluia. Gaude et laetare Virgo Maria. Alleluia. Quia surrexit veri Dominus veri. Alleluia. Oremus. Deus que per resurrectionem pili tui Domini nostri Iesu Christi mundum litificare dignatus est, presta quesimus ut per eis genetricem Virginem Mariam perpetua capiamus, gaudia vitae per eiudem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patre et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patre et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patre et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrol, China, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Iman karapat dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, iwas sa kasalanan. Mapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, titikang taimtiman. Inamuling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, Jesus sa tagapamagitan. Amen. Upo muna po ang lahat, tas ilang patalastas. Una sa inyong magdalaw sa pambansang Dambana, mayaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Ang daming matiwasay na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pasasalamat sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collection na nagdaang linggo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, isang mahalagang paalaala. Mangyaring mag-ingat po tayong lahat sa mga kumakalat na fake accounts sa Facebook na gumagamit ang ating mga official na video testimonies upang makapagbenta ng diumunoy blessed oils at iba pang banal na bagay. Hindi po ito mula sa pambansang Dambana at kailanman hindi tayo maaaring magbenta ng mga binasbasang bagay. Maging maingat po ang lahat. Ikaapat, pinagbibigay alam po ngayong maghapon ay one-way ang daan mula sa highway papasok dito sa pambansang Dambana. Maraming salamat po sa inyong pangunawa. Pinapaalam din pong lahat, sa lahat na gamitin ang ating main arch entrance, tayo may malaking pre-parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Mahigpit din po tayong pinapalahanan sa ating panawagang Claygo, Clean As You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa Osteria. Ikalima, bahagi po ng mga gawain para sa pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio, tayo magsasagawa ng mga sumusunod. Pre-legal consultations sa May 20 sa ganap na ikasyam na umaga hanggang ika-apat ng hapon sa Divine Mercy Sanctuary. Pre-adult baptism sa May 22 sa ganap na ika-apat ng hapon, mangyaring makipag-ugnayan na sa opisina para sa mga detalye. Operasyon pagbibinata, libreng laser tuli, para lamang sa unang 100 pagpapalista sa May 24 sa ganap na ika-7 na umaga hanggang ika-1 ng hapon sa Divine Mercy Sanctuary.
Ika-anim, para naman sa pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio. Ngayong 25 ng Mayo, tayo may isasagawang carapol dito sa Pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maaari kayo makabili ng tiket sa pamisahan at sa mga istasyon na nakapaligid sa simbahan sa halagang 500 piso lamang. Ito po ay hanggang sa May 20 na lamang. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-2 ng hapon. Maraming salamat po at pamangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwanang pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at sanlibutan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, religious articles and items na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoong Hesukristo at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ang banal na tubig na wang ito'y magpalaala ng pagkikisa sa kamatay at muling pagkabuhay ni Kristo sa sakramento ng binyag. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming akakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparaoang una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparaoang una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparaoang una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparaoang una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ako po si Reverend Father Ulises Santos Valenzuela Ribamonte, taga Marinduque, Diocese of Buac. Noong pong Miyerkules ay nagdiwang ang diocese ng 45 taong anibersaryo bilang diocese. At kaugnay po nito, mayroon po kaming ipinatatayong bahay pari na magsisilbing tahanan ng mga nakatatanda at may karamdaman naming pari. Kaya kami po humihingi ng inyong tulong, donasyon, panalangin at pagmamahal upang patuloy namin isagawa ang construction, ongoing construction ng nasabing bahay pari. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal,
panalangin at donasyon tulong. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y inialay, pinagdiwang na. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pagmamahal ni Kristong muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Thank you so much.